Kayo mismo sa grupo nyo o ikaw sa iyong pamilya, ilan ngayon ang hawak mong stock ng sibuyas at magkano ang puhunan mo dito at magkano ngayon ang iyong gastusin dito sa cold storage? Pakikwento nga please. Yes sir. Ang puhunan po namin nung nag-ani po kami is 40 pesos ang presyo sa bukid po. May expenses po siya na 7 pesos per kilo magmula po sa bukid hanggang sa maipasok namin sa cold storage. Yung bayad po namin sa mga labor, sa porter, sa mga tauhan po na nagsosort ng mga sibuyas. Binubukod po kasi mga reject, big at good size. Tapos po, meron po kaming storage fee po ngayon. Sa ngayon po, ang bayad na po namin sa storage fee is 16 pesos per kilo. So, namumuhunan na po kami ng 63 pesos magmula po nung umani. Ang sibuyas po namin na nasa storage po ngayon ay 63 pesos na po ang puhunan namin. Pero ang bentahan na lang po namin almost 34 pesos per kilo hanggang 40 pesos po. Yun lang po ang benta. So nalulugi na po kami na halos 25 pesos per kilo. Ang storage price po ng sibuyas masyado pong mababa. Ang kapiran po nila, marami tayong kalaban na imported na sibuyas na puti. Yun po kasi ang dinadaing namin yung sanang imported na puti. Ang ginagamit na lang sana ng mga household ay yung red na sibuyas, local na lang po sana. Para po yung ating production na sibuyas, nakukonsumo po. Ngayon po kasi, sobrang dami po, nabubulok po yung iba, hindi nakukonsumo kasi kalaban po namin yung imported na sibuyas sa market. Ang sabi po ng BPI, kailangan din daw po ng white na sibuyas ng mga institutional buyer. Ang sinasuggest po sana namin doon, edi yung institutional buyer na sinasabi nyo, yun na lang sana po ang bigyan natin ng white onion. At yung mga household po sana, yung local na sibuyas na lang magamit. Wala po sana kaming kalaban sa palengke. Para po nabenta namin ng magandang sibuyas. Para hindi po kami nalulugi. Roderick, alam niyo po, anong Fed? Yes, sir. Roderick, okay. Yung 15 pesos per kilo sa cold storage, gaano katagal yun ang paggamit ng cold storage? Magmula po nung March hanggang ngayon po, yun per kilo po yun. Oh, kaya nga. So, ano yan? Ilang buwan yun, yung 15 pesos per kilo na storage fee? Magmula po ng March, April, May, June, July, August, September. 8 months na po. Oo, pero hindi ba yan, may hangganan ba yan, yung paggamit yun sa cold storage para doon sa 15 pesos na singil per kilo? Actually po, may contract po kami ng hanggang August 30 lang ang paggamit namin. Ngayon po, pag hindi po namin na ilalabas yung sibuyas namin, monthly may additional na bayad po kami. Hanggat hindi po namin na ilalabas. So yung contract po namin, nag-end na po siya ng August. Yung extension na lang po ng contract itong September, October, saan November, hanggang December, hanggang maubos po namin. Yun po, hanggat hindi po namin na ibebenta yung sibuyas, nagdadagdag kami ng storage fee, nadadagdagan yung puhunan, nadadagdagan po yung mga nasisirang sibuyas. Kasi alam naman po natin na ang sibuyas ay perishable good. Kaya hindi naman po namin, gusto naman namin patagalin pag talaga po masisira na ibebenta po talaga namin siya. Oo. Hindi po pwedeng i-hoard. Oo. Sige, sa ngayon kayo mismo, ikaw Roderick, ilan ang hawak nyong stock ng sibuyas? Ilang kilo sa cold storage? Ngayon po, nasa 1,000 bags pa po yung sa amin Ang problema po, hindi namin maibenta at matumal po sa market. Yung 1,000 bags na iyon, ilang kilo per bag? Ngayon po, ang laman na lang nun, 22 kilos na lang po ang nakukuha. Yung iba, 18 kilos. Kasi po, may mga bulok na rin po Talaga po, pag ganitong bare month, nababawasan na po yung laman ng red bag na Okay, sige. So, ang sitwasyon ninyo ngayon, meron pa kayong stock? Kasi maliban sa inyo, sigurado ako marami pang katulad mo na may mga patago sa cold storage. So, habang tumatagal, nagpasuna yung inyong kontrata, so meron ka ng extension na dapat bayaran sa paggamit ng cold storage, tapos nabubulok pa yung produkto, so habang tumatagal, lumalaki na yung cost mo, bumabaksak ang presyo. Yes sir, ganun nga po sir ang katotohanan. Sige, ang lahat ng ito red onion, right? Yes sir, red na lang po. Sa ating bang local production ng white onion, gaano ba ito kakaunti kaya nauobliga ang DA daw na magpa-import ng puti?
Ang kasi po, marami rin po tayong production ng white onion. Ang problema po sa white onion natin, ang life cycle po niya, is hanggang August lang po talaga siya tumatagal. Mm-hmm. Kasi madali po mapira ang white onion. Mm-hmm. Kaya po, nag-i-import sila. Ng, pagdating po ng bare month, talaga po nag-i-import sila. Eh, ang hinihingi po sana namin, yung palengke sana, eh, puro local na sibuyas lang sana. Ay, kasi yung tinatawag po nila, sir, na institutional buyer, yun po yung mga hotel at saka restaurant. Mm-hmm. Yung mga food man pang. Yun po ang kanilang binibigyan po ng pagkakataon para makagamit ng white onion.